Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Sa video na to, pag-uusapan natin ang walong isda sa Pilipinas na nanganganib ng maubos. Noong unang panahon, ang ating mga ilog ay puno ng buhay at umaagos dito ang malinis na tubig. Nagbibigay ito ng kabuhayan sa mga tao at nagdadagdag sa ganda ng kapaligiran. Sa kasalukuyan, iba na ang istorya pag pinag-uusapan ang ilog. Karaniwan ito ay puno ng basura at naglalabas ng masangsang na amoy. Ang ilog na minsan ang hitik sa isda ay ngayon hitik na sa polusyon. Ayon sa datos, mayroong 350 species ng freshwater fish na native sa Pilipinas. 80 species sa mga isda ay endemic o tanging sa Pilipinas lang matatagpuan. Maliban sa polusyon, marami pang dahilan kung bakit nauubos ang mga isda sa ilog. Andiyan ang overfishing at pagkalat ng mga introduced o invasive fish na pumipinsala sa populasyon ng mga native fish. Ang pagkasira ng ilog ay maraming naaapektuhan. Isa na rito ay ang nangyari sa Philippine Gobi. Ayon sa mga eksperto, extinct na o wala nang natitirang Philippine Gobi sa Malabon River kung saan sila endemic at dating marami ang populasyon. Kung magpapatuloy ang polusyon sa tubig ng Malabon River, maaaring ideklara na ito bilang officially extinct pagkalipas ng 5 taon. Ang mga Philippine Gobi ay minsan ang hinirang bilang pinakamaliit na isda sa buong mundo. May sukat lang ito na 0.9 cm at timbang na 4 mg. Kung naaalala mo pa ang 10 centavos noong 1980s, Philippine Gobi ang isda na mahikitang kasama si Francisco Baltazar. Nitong 2003, napag-alaman na mayroon palang maliit na populasyon ng Philippine Gobi na mahikita sa isla ng Culion, Palawan. Dahil dyan, muling nabuhayan ng loob ang mga saintipiko na may pag-asa pa para sa isdang ito. Sana ay in the future, muling manumbalik ang ganda at linis ng Malabon River upang manumbalik muli ang bilang ng mga Philippine Gobi. Number 2, sinarapan. Mas kilala sa tawag na tabios, ang isdang ito ay tinuguro ang smallest edible fish ayon yan sa Guinness Book of World Records. May kita lang ito sa Bicol River at Lake Buhi sa Camarines Sur. Sobrang malinamnam daw ang lasa ng sinarapan ayon yan sa mga nakakain na neto. Dahil sa kanilang sarap, ito ang nagmitsa para maubos ang lahi ng mga isdang sinarapan. Overfishing o sobra-sobrang pangingisda ang tinuturing na dahilan kung bakit malapit nang maubos ang lahi ng sinarapan. Dahil sa nakakaalarmang pagkaubos nito, sinumulang i-relocate ang ilang populasyon ng mga tabios sa Lake Danau sa isla ng Leyte kung saan mapuprotektahan sila mula sa mga mangingisda at fish farm. Ang aksyon ng gobyerno para sa relocation program ay isang magandang halimbawa na malaki talaga ang papel ng gobyerno sa pagprotekta sa mga endangered animals gaya ng sinarapan. Number 3, Lobe River Mullet. Mas kilala sa tawag na ludong, binansagan ito bilang most expensive fish sa Pilipinas. Ang isang kilo ng ludong ay nagkakahalaga ng 5,000 pesos. Ayon sa mga nakatikim na ng isda na to, sobrang sarap daw ng karne nito, natalo pa ang pink salmon. Dahil dyan, palagi itong hinuhuli ng mga mangingisda at naging dahilan ng kanilang nauubos na populasyon. Endemic sa ilog ng Cagayan River ang Lobe River Mullet. Nagsimulang maubos ang lahi nito noon pang 2003. Sa ngayon, pinagbabawal na ang paghuli ng ludong at bawal na rin ito ibenta sa palengke. Gayunpaman, patuloy pa rin ang illegal na pagbebenta nito. Noong dekada 90, ang average weight ng mga ludong na nahuhuli sa ilog ay 5 kilo. Ngayong year 2000, wala pang 1 kilo ang timbang ng mga ludong na madalas na nahuhuli sa ilog. Sa dami ng nanguhuli nito, 5% lang sa mga ludong ang umaabot sa adulthood. Number 4, Freshwater Sardines. Mas kilala sa tawag na tawilis, ang isda na to ay makikita lamang sa lawa ng Taal. Ang mga tawilis ang namumukod tanging sardina sa buong mundo na nabubuhay sa tubig tabang. Gaya ng naunang isda sa listahan,
Overfishing o sobra-sobrang panguhuli ang tinuturong dahilan kung bakit malapit na itong maubos. Noon, paborito ko ang piniritong tawilis, pero nung napag-alaman kong endangered na pala ito, itinigil ko na ang pagkain nito. Kaya sa mga nagbabalak bumisita ng Tagaytay, in my opinion, huwag na kayong bumili o mag-order ng tawilis. Gayunpaman, mahirap itigil ang industriya ng tawilis dahil maraming pamilya ang umaasa sa pagbebenta ng mga isdang ito. Maliban sa economic value, heritage food pa ito ng ating mga ninuno. Dahil sa laki ng papel ng mga tawilis sa kultura ng taga Batangas at Cavite, nahihirapan ang gobyerno para ipatigil ang pagkonsumo ng mga tawilis. Nakaugat na sa kultura ng mga Katagalugan ang pagkaing tawilis. Nasa kalahati pa lang tayo ng listahan. Sana ay marami ka nang nakuhang libreng impormasyon. Alam mo kung ano pa ang libre? Mag-subscribe sa channel ko. Pindutin lang ang subscribe button sa ibaba ng video at i-click ang notification bell para updated ka sa mga video na nire-release ko every week. Isa pang biktima ng overfishing ay ang mga Japanese eel. Dahil sa bihira na lamang itong makita, isa ito sa pinakamahal na isda sa merkado. Ang isang kilo nito ay umaabot ng 3,000 hanggang 4,000 pesos. Ang problema sa Japanese eel ay hindi ito kayang paramihin sa fish pen o sa artificial na paraan di tulad ng mga tilapia at bangus. Ang populasyon at reproduction rate ng mga Japanese eel ay hindi kayang humabol sa taas ng demand ng mga taong nagugutom. Maliban sa overfishing, itinuturo din ang climate change bilang malaking factor sa nauubos nilang populasyon. Gayunpaman, hindi maitatanggi na malaki ang papel ng mga tao kung tuluyan man silang maubos o ma-extinct. May kita ang mga Japanese eel sa mga bansa gaya ng Korea, China at Japan. Dito sa Pilipinas, may kita lang sila sa Northern Luzon, lalo na sa rehiyon ng Babuyan Island. Ang Lake Lanao ay ang pinakamalaking lawa sa Mindanao at pangalawa sa pinakamalaki sa buong Pilipinas. Tahanan din ito ng mga isda na dito mo lamang makikita. Ito ang pamilya ng barbauds. Mayroong 17 species ng barbauds sa lawa ng Lanao na endemic o tanging sa Lake Lanao lang matatagpuan. Pinaniniwalaan na 15 sa kanila ay extinct o tuluyan nang naubos. Maraming dahilan kung bakit ito nangyayari, pero ang pinakatinuturong dahilan ay ang paglitaw ng mga introduced species sa lawa. Andiyan ang mga hito, tilapia at maski ang mga janitor fish. Kinakain ng mga invasive species ang mga itlog at anak ng barbauds at kaagaw pa nila ito sa ibang pagkain. Ang nakakalungkot na nangyari sa Lake Lanao ay mukhang wala ng lunas dahil lumalala pa ang sitwasyon kada taon. Isa itong halimbawa ng kapabayaan ng gobyerno at kawalan ng disiplina sa ilang negosyo na nakikinabang sa lawa ng Lanao. Dahil sa likas na pagiging ganid ng mga tao, maraming hayop ang nasa bingit ng pagkaubos. Maraming uri ng isda sa buong Pilipinas ang hinuhuli at pinapatay dahil lang sa kakaiba nitong anyo. Isa na dyan ay ang mga sawfish. Ang mga isda na to ay karaniwang pinapatay dahil sa natatangin nitong anyo. Ang kanilang uso na parabang lagare ay kinukolekta dahil sa paniniwala ng mga residente na nababalot ito ng mahika at misteryo. Kaya naman madalas itong gawing anting-anting ng mga albularyo o di kaya ay display sa bahay bilang pampaswerte. Sa ilog at brackish water, ginagamit ng mga sawfish ang kanilang uso upang makahuli ng makakain. Malas lang ng mga isdang ito dahil ang kakaiba nilang uso ang siyang dahilan din kung bakit sila mainit sa mata ng mga hunter. Dahil sa umaapaw na populasyon dito sa Pilipinas, nahihirapan na ang kalikasan upang punan ang ating pangangailangan sa pagkain. Dahil dito, patuloy tayo sa pagdiskubre ng bagong nilalang na pwedeng kainin. Isa sa mga biktima ng ating paghahanap ng makakain ay ang mga Philippine mottled eel. Minsan na itong nagkalat sa mga ilog ng Pilipinas, pero noong madiskubre ng maraming Pilipino kung gaano ito kasarap, nagsimula nang maubos ang lahi ng mga to. Mas kilala sila sa tawag na igat. Kung pupunta ka sa mga Asian restaurant,
ang pagkain na may sangkap na igat ang isa sa pinakamahal sa menu. Ito ay dahil sa ang isang kilo ng igat ay pwedeng umabot ng 800 pesos depende sa species. Maraming uri ng igat sa Pilipinas at hindi naman lahat ay nanganganib ng maubos. Pero ang mga Philippine mottled eel ay hindi ligtas sa mata ng mga mangingisda, lalong-lalo na kung mahal nila itong naibibenta. Kung ako ang tatanungin, sobra akong nababahala sa sitwasyon ng ating mga ilog. Maliban sa mga isda, marami pang klase ng mga hayop ang nakasalalay sa malusog at malinis na tubig. Andiyan ang mga alimango, hipon at mga ibon. Ang mabaho at maduming ilog sa isang lugar ay refleksyon lamang ng nabubulok at pangit na sistema na umiiral sa lugar. Ayoko magturo kung sino dapat ang managot pero ang mga simpleng tao tulad mo at tulad ko ay may magagawa para pigilan ang extinction ng mga hayop. Isa sa pinakamadaling paraan ay ang pagpapakalat ng kaalaman at tamang impormasyon ukol sa kalagayan ng ating bansa. Sana ay marami kang natutunan na pwede mong ipamahagi sa iyong pamilya at mga kaibigan. Maraming salamat sa iyong panunood. Now see you guys on my next video. Ka-FTP viewers, thank you so much sa panunood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!